my YouTube channel. So guys, sobrang excited ako today. Na-miss ko tong ganitong vlog kasi usually nakikita niyo ako puro kamay ko lang sa pagba-vlog. But now, mag-unboxing tayo and super excited ako sa unboxing na to dahil talagang gustong-gusto ko tong in-avail ko na to sa Amazon. Okay, so let's start. Okay guys, so mag-i-start tayo mag-unboxing dito sa pinaka-main item na in-avail ko. Kasi itong iba mga accessories niya. So ito yung pinaka-main. So guys, bibigyan ko kayo ng tips. Sa pag-avail ng isang item, dapat alamin nyo muna yung una yung product definition. So actually, inabot ako ng 2 weeks sa pag-search nito. Naka-add lang siya sa cart ng 2 weeks. So, inaral ko muna ang mga tutorial niya, kung paano ba to. So, dapat product definition, aalamin niyo muna. Mag-search kayo ng mag-search para hindi masayang yung pag-avail nyo. So, ang tawag po dito guys ay ang Cricut Explore Air 2. Ayan, no. Cricut, kita ba? Ang bigat. Cricut Explore Air 2. 2. So, ano ba itong Cricut na to? So, yung sinasabi ko sa inyo, alamin nyo muna kung ano ba to. Well, in my case, kailangan ko siya kasi talaga kasi. So, ito po ay yung mga pagkakat, especially yung mga toppers na ginagawa ko. So, yun ang second tip. Kailangan yung product's worth. Alamin nyo kung paano, gaano ba siya kahalaga sa inyo. Magiging gamitin nyo ba siya? Kasi mag-aano kayo eh, mag-i-invest kayo sa isang bagay. So, dapat alamin nyo lahat. So, in my case nga, dahil gumagawa ako ng mga cakes, and actually, before gumagawa talaga ako sa speed station. So, talaga napakatrabaho nun. Hindi ko lang talaga maisabay ngayon kasi nga, mabusisi kasi yon. Lalo ako, talagang pagdating sa mga ganyan, very detailed ako. So, talagang tinututukan ko pag may ganun ako. Gusto ko, terno-terno. So, ito talaga magiging gamitin ko siya sa mga toppers, sa mga souvenirs. Yan, gamit na gamit to for sure. Dahil inaral ko nga siya for 2 weeks. Okay, excited na ako. So, bubuksan na natin, ha? Wait. Oh, baka magasgas na. Ooh. Actually guys, sa Amazon ko siya in order. Ayan. Alam niyo ba guys, ako kasi hindi ako after sa mga branded na mga damit, mga bags, pero pagdating talaga sa mga gadgets, sa mga electronics, ayan, dyan ako talaga, ano, gusto ko branded. Mabusisi ako, talagang hindi ako yung basta bibili. Talagang sinesearch ko pa siya. So, ngayon guys, isang tip yan, ha? Product definition, alamin nyo, mag-search kayo. And also, mag-compare kayo. Ayan, parang sa tao lang yan, di ba, o? Kikilalanin niyo muna yung tao, but huwag kayo magko-compare kasi iba-iba naman tayo. But sa pagbili ng mga ganito, pag-aralan niyo mag-compare. Titingnan niyo kung, kasi tayo mga Pinoy talaga, ugali na natin talaga minsan yun. Yung akala natin makakamura tayo, dun tayo sa mura. Pero hindi. Diba minsan, konting diferensya, dun na tayo. Kasi kung lalo na kung gagamitin niyo naman, talagang mag-i-invest at mag-i-invest kayo. So, number one talaga ang quality. Natatakot ako magasga. Wait lang. So, ayan ha. Kailangan mag-search muna kayo. Mag-compare. Kasi maraming klase ito, actually. So, titingnan nyo kung ano yung mga difference nila according sa paggagamitan nyo. So, konting diferensya dito na kayo sa medyo mas pricey. At least, alam niyo yung quality, di ba? Pero nahihirapan akong buksan siya. Ano ba ito? Ah, okay. Shunga lang. May box pa pala. Wait lang. So, ito kasi box na ang ano syempre. Labas! Sige! Labas! Kaya mo yan. Kaya baka mag-box
nangyari na sa akin dati. Ito, nag-unboxing ako eh. Lag-lag eh. Ayan, baliktarin muna natin. Ta-da! Ayan! So guys, ito yung pinaka-box niya. Aray ko! Ayan, Cricut Explore Air Duo 2. Ayan. Ayan siya. Mint color siya. Ayan. Mint color siya usually eh. Ayan. So ngayon mabubuksan ko na siya. Gigil na gigil. Okay. Wow! Alam mo, para akong bata, excited ako. Pag sumakay, excited talaga ako eh. Ah, okay. So, sa box, unang-unang tatambad sa inyo. Ano ba to? Ah, okay. May libre siyang Cricut Premier Vinyl na removable. Ayan. So, mamaya, explain ko sa inyo kung ano itong mga to. Vinyl siya. Ano ang social ng dating eh? Bigkas nila dito sa ano? Vinyl. Pero di ba vinyl lang to? Ayan ba? Ang lakas makasosyal. Vinyl. Oh. Vinyl. Ayan. Ito pala siya. Ooh. Okay. So may kasama pala siyang ganito. Vinyl. And then, meron siyang kasamang Cricut mat. Cricut mat po ang tawag dito. So, kumbaga dito, dito mo siya ilalagay yung project na gagawin mo. Ayan, meron siyang oh, pinakatakip niya yun. Galing ano? Ganda! Ayan, and then may kasama rin siyang ah, ito. May kasama siyang Cricut tools. Ayan. By the way, guys, ito kasing kinuha ko, isang set po siya. Kaya kung titingnan nyo, may mga kasama siya. Ito, isang vinyl, isang mat. Tapos, ito yung Cricut tools. Ito yung pinaka-importante din. Ito yung mga tools na gagamitin nyo. Ayan, may scissors. Cricut scissors. Tweezer, yung pangkuha niya yan eh. Tapos, ito yung, ano ba tawag dito? Palette ba? Cricut palette. Yan yung pangkuha nyo. Kasi, di ba, pag mga sticker, usually, naka-flat siya. And then, ito yung Cricut weeding tools. Yung pangtanggal nyo ng maliliit na bagay-bagay. And then, itong maliit na to ay scraper. Yung pangpantay nyo. Scraper ang tawag doon. Actually, sa pagkikik, may scraper din tinatawag. Pangkinis yun ang frosting. So, sa Cricut, meron din. Ayan. And then, may kasama siyang manual. Okay, wala na. So, ito na ang kasama niya. Ito yung manual. Okay. So, ito na yung ating machine. Mabigat pala siya, in fairness ah. Kaya natatakot akong... Kasi nangyari na sa akin. Ako mag-spike. Wow. Okay. Oh, so, sa ilalim, meron pa siyang kasama, guys. Dito muna tayo sa ilalim, ha? Para matanggal na natin itong box. So, ayan. Ito siya. Ito yung ilalim. Tingnan nyo naman kung gano'ng ka-organize sila maglagay. So, ito yung wire, syempre. Ayan yung wire niya. Galing, parang computer. Ito yung cable. Ayan, galing. Pag-aaralan ko itong mga saksakan ito. Ayan. And then, may libre din siyang Cricut pen. Ito yung panulat. Ilalagay mo siya sa machine. Susulat siya. Ayan. Cricut pen ang tawag dito. So, dyan ka. At ano itong maliit na to? Ah, wala. Yung ano lang siya. Do not eat. Of course. Okay. So, wala nang laman ng box. Pwede na natin siya itabi. Mabigat ah. Kahit box mabigat. My God. Okay. So, eto na. Parang nalagyan lang siya ng itlog. Ito. Okay. So, guys. Eto na ang ating Cricut machine. Dada, ang ganda. Ang ganda. Adik lang. Ayan guys, sumupo na ako para makita nyo din ito. Kasi, hataas yung cam. Ayan. O, oh, ayan. Ayan na po ang ating machine. Ganda. Baka magasgasan.
okay? So, ayan. Ano ba? May plastic sa tinig ako. Ano ba? Happy birthday to me. Actually, guys, sinushoot ko po ang vlog na ito ngayon, today, October 14, sa mismong araw ng birthday ko. Kaya happy birthday to me! Ayan. Ganda, grabe. So, ayan. Gagawa na lang ako, guys, ng vlog pag yung i-operate ko na siya. Kasi syempre, pag-aaralan ko pa yung sasaksakan niya. Hindi ko pa yung nanin. Ayan. So, ito lang. Ipapakita ko lang sa inyo. Ayaw ko muna tanggal yung sticker. Ito, lalagyan doon ng mga tools eh. Ayan o, lalagyan lang yan. Ang mga tools, yung mga scissors, yan dyan yung ilalagay. Pero meron din siya sa ilalim, alam ko eh. So, ayan. Ito na ang ating... So, guys, ito na ang ating Cricut machine. Ayan. Ito na ang makakasama ko sa madaling araw sa paggawa ng mga topper sa aking cakes. Ayan. Magiging gamitin ko to for sure. And siguro pag sinipag ako, pag may time, pag may extra time, ayan, mag-vlog tayo pag yung sinubukan ko na siyang gawin. Okay? Okay, guys. So, sumunod. Ito naman. Ito naman ang isunod natin. Buksan. Laki naman ito. Actually, wala rin ako idea kung ano to. Wala ko idea. So, laki pa yung box. Pero, so, talagang secure silang maglagay. Parang hindi naman ganun ka-dedicate yung in-order mo. Kailangan na gusto ako sa Amazon eh. Pero actually, may one time, isang beses lang akong may palpak na dumating sa Amazon. Ang masakalap nun, hindi pa sa akin. Nakisuyo lang na magpa-order sa akin sa Amazon. Palpak pa. Yun yung Barbie na couple. Alam nyo ba, guys, pagdating nung box, hindi ko pa binaksan dito kasi nga pabili lang sa akin yun. So, nung binigay ko yun sa kumari ko, pagbukas nila, as in, walang damit si Ken at yung Barbie. Yung Barbie doll, walang damit. So, yun. Actually, nag-complain na ako. Wala rin nangyari. So, yun lang yung item na pumalpak. Hindi pa sa akin. Yun, masaklap dun. Pakisuyo lang sa akin. Ah, okay. O, tinan niyo. Papakita ko sa inyo. Papakita ko siya yung sinasabi ko sa inyo. Ganyan ang Amazon. Wala mo, may papel pa. Malaki pa yung papel. Malaki pa yung papel-papel na nilagay nila. Kesa doon sa items na binili ko. Ito yung item, ha? Flat lang naman siya. Bakit may papel pa, o? Oh, ayan. Ito siya, o. Oh. Flat lang siya, o. Oh. O, oh, diba? Katuwa. Ayan, guys. Ito yung Cricut mat. So, kung natatandaan nyo kanina, may kasama yung sa Cricut machine. Ayan. Ito yung Cricut mat na usually na ginagamit na size. Ito yung 12 by 12 kung dahil nagkakamali. But, nag-avail ako nitong mas mahaba. Ang size po nito ay doble. Yung length. 12 by 24 po ito. Ayan. Kaya syempre, hindi natin masasabi, mali mo, may gawin akong project na kailangan ko ng mahabang mat. So, ito na po yun. Well, ewan ko kung ako lang ang ganito. Kasi pag ako talaga, guys, may in-avail ako na isang product na kakailanganin ng mga accessories. Talagang gusto ko kumpleto agad. Talagang ano ko, yung adik ako sa ganito eh. Talagang gusto ko kumpleto agad ako makatulog. Yung talagang agad-agad kailangan. So, kung matatandaan nyo ha, pumunta nga ako na IKEA dahil gusto ko bumili ako ng parang yung office table ko na. So, para sa office mga work ko. Yung mga gano'n, chuchu-chuchu. So, yun, talagang aga, aligaga ako sa ganyan. Gusto ko ura-urada pag naisip ko. And then, yung bumili ako ng office chair. Yung para, komodo. Ano, nakalimutan. Komodo sa Italiano. Yung parang, at least ako sa pag-upo. Siyempre, especially sa mga ganito, guys. Sobrang sakit sa likod na. Lalo na pag madaling araw na gumagawa ko. Ang sakit sa likod. Ang sarap ba nung nakasandal ka lang? So, yun, bumili rin ako noon. Well, bumalik tayo sa Cricut mat. Ito nga. As I've said, tatlong kulay ito. At hindi lang po ito basta kinulayan. Ito po ay may mga gamit kung bakit iba-iba ang kulay niya. Okay, ito. Okay. Galing.
Okay. O, oh, diba? Okay, eto. Dito muna tayo sa blue. Sa light blue. Ito pong blue, ang tawag dito ay light grip matte. Light. So, ibig sabihin, light lang siya sa mga project na gagawin niya na yung maninipis lang na hindi kakailanganin na sobrang dikit. Kasi ito, guys, adhesive. Ito, tatanggalin po ito. Ito ay cover. So, dito sa matte na to, ayan, sticky po siya. Diyan, ikinakabit yung project na gagawin niya. For example, dahil mamaya papakita ko sa inyo yung vinyl, yung mga cardstock. So, dito po dinidikit yun. Para pag isinalang nyo siya sa machine, pag ikakat na siya, hindi po siya dudulas. Yun po ang purpose ng Cricut mat. Ayan. But, again, may kanya-kanya po siyang gamit kung bakit iba-iba ang kulay niya. Okay? So, ito po yung light grip mat. Ayan. So, yung pang mga light lang. Magagaan na papel, or na vinyl. And then, ito naman pong green. Ito ang tinatawag na standard grip mat. So, ito po yung standard na laging ginagamit sa Cricut, sa usual project ng mga, sa paggawa ng mga Cricut project. Ito po, ayan. Ayan, medyo mas madikit siya compared sa light blue. At dito naman po, dito ginagawa yung mga vinyl, yung mga cardstock, yung mga gagamitin ko para sa toppers. Ito yon. And then, itong lavender, ayan. Ito po, ano ba? Dumikit ka talaga. Ang lavender naman, ito po yung strong grip mat. Ayan. So, mas madikit na siya compared dun sa dalawa. At dito po, ikakat or pinapatong yung mga wood na, yung mga craft wood na tinatawag. Tapos yung mga cardstock o yung mga papel na medyo makakapal na. Dito po. Dito po siya kailangan ikat. So, may mga, ano po siya, uses kung bakit iba-iba ang kulay niya. Hindi lang siya basta kinulayan la, okay? So, tago muna natin. Ang haba niya. Wait lang. Okay, tago muna natin. Hirap naman. Oh, diba? Ang hirap ipasok. Huwag na natin ipasok. Kaya na hindi ko naman siya. Nahihirapan ako. Ayoko na nahihirapan ako. Pagod na ako mahirapan. Okay, next. Dito tayo sa sumunod na medyo kalakihan box. Hindi ko alam kung ano ko. Ano na naman ito? Sobrang laki ng box. Usual, meron na naman po siyang kapapilan. Oh, diba? Sabi ko sa inyo, ganyan ang Amazon mag-box. Oh, mas malaki pa yung box sa items. Ah, okay, eto. Oh, ganda. Alam nyo guys, favorite color ko talaga ngayon, ang old rose. Alam nyo kasi nagsimula yan, tapon muna natin to, hindi na siya kailangan. Nagsimula ang hilig ko sa kulay na old rose nung may nag-order sa akin ng cakes na ang design ay yung flamingo. Guys, mula nung parang sobrang na-inlove ako sa kulay ng flamingo. Para kasi siyang old rose. Tapos yun, lahat na halos pag may nakikita akong old rose, alam niyo yung natatanggal ang stress ko pag nakikita ko sila. So, ayan. Ito yung cardstock, guys. Excuse? Ayan, okay. Cardstock. Ayan, no. Rose gold, oro rosa. Ito yung glittery. Ah, di ba? Ang ganda. Ito yung sinasabi ko sa inyong cardstock. Ito yung dito sa green ikakad. Kasi medyo makapal siya. Ito yung mga toppers na nakikita yung nakatusok sa cakes, sa torta. Ito yung toppers na tinatawag. Yung mga greetings, happy birthday, happy anniversary, eto po yun. So, ito yun, ang purpose nun. Ayan, cardstock ang tawag dyan. And then, ito, ano to? Ganda ng packaging, oh. Ano to? Tama ba? Ah, ziplock. Ganda, ano to?
sure. Tingnan ko. Ah, okay. Cardstock din siya. Kaya lang ito yung plain. Ito kasi yung glittery. Ayan yung may glitters. May glitters. Ito yung plain na cardstock. Ano? Ano to? Ah, okay. Ito po yung... Ito yung sinasabi ko sa inyong vinyl. Ayan, vinyl. Ang lakas makasosyal. Vinyl. Vinyl lang pa rin. Ayan, ito po yung vinyl. Ba't pa ang dikit niya? Adhesive po kasi siya. Adhesive vinyl. Ayan. Actually, permanent po ito. Kasi meron tinatawag na vinyl na removable. Yung natatanggal siya. Ito po permanent. Ayan. Sa mga susunod kong vlog, kung papalaran na makapag-film ako, malalaman niyo kung saan ito ginagamit yung ayan, no, iba-ibang kulay. Ang ganda. Ayan, o. Oh. Ito ang vinyl. Iba-ibang kulay po siya. Assorted color po itong kinuha ko. Ayan. Diba? Ang size niya, A4. Okay. So, tago muna natin. Pero huwag na ilalagay. Kasi ilalagay ko naman siya lalagyan. Dito na lang natin siya lagay. Ito po yung vinyl, ha? Yung parang sticker siya. Ayun. Pero hindi sa papel natin siya ilalagay sa mga... Pwede siya sa mga cups, sa bottle. Ayan, ito po yun. Yan, so... Yan, yan ang mga kasamang accessories na kakailanganin ko. And then... Next... Ito naman... Ah, ito medyo mabigat-bigat, ha? Pero as usual, wala akong idea kung ano to. Order ko. Pero hindi ko alam kung ano. Limot po na. Dami nila. Hindi ko alam kasi mga... Yung packaging na kasi nila kung... Bakit mabigat to? Ah, okay. Ah, okay. Alam ko na kung ano siya. Kaya mabigat. Lalabas ko muna, ha? Okay. Okay. Okay, wala na. Okay guys, so simulan natin dito. Ito po ay ang aluminum alloy laptop stand. Ayan. Tip nito. Kasi para ano to eh, yung hindi yung naka-flat yung laptop nyo. So ito medyo naka-incline siya. Ayan. Ay, ang ganda. Tingnan nyo, may pabag. May pabag. Ganda ha. Oh, ay, lakas makas. Naka- Ang galing. Ang galing-galing. Kasi, kakulay siya ng laptop ko. Ayan, no? So, ito yan, yung stand. Kung gusto niyo mas mataas, ayan, meron siyang mga hole dyan, mga butas. Ayan. So, sample. Ito. Okay. Wait lang. Ang aking lucky. So, ayan. Ganyan siya. So, kung gusto niyo na mas mababa. Okay. At nakabukas pa lang laptop. Ayan. Depende sa inyo kung gano'ng kataas ang gusto niyo. Ayan siya. Wait lang. Hindi siya nakatama. Okay. Ayan. Okay. Ayan o. So, para talaga siya sa ano. Tingnan niyo. Ayan o. Meron siya dito. Papakita ko. Ito ko natanggal. Okay. Spreader. Wait lang. Medyo mabigat kasi. Ayan, o. Nahihirapan ako. Ayan, o. Ayan. Tama-tama doon sa... Ayan. Yung pinakabutas, o. Ayan. So, ayan. Ayan siya. Para yung kamay nyo, hindi siya naka-flat lang sa mesa. At yung, kumbaga, ito, medyo mataas yung... Ayan. So, tatatatatat. Ah, diba? Kaya, yun pala, oh. Kasi ang alam ko nga, nakapanood ako noon eh, ng video, yung hindi daw dapat naka-flat lang ang yung ganito natin, kailangan naka-ganon siya. So, ayan. So, ayan ang purpose nito. Teka nga. Wait lang, ha? Nakabukas pala to. Okay. Tayin ko muna, ha?
Okay, ayan. So, ito po ang purpose niya. Ah, diba? Next. Okay, tiklopin muna natin. Galing na, at meron pa siya talagang dust bag. In fairness, oh. Parang kung halimbawa, babiyahe kayo, portable siya ngayon. Okay, next. Anong kasama doon sa box na yan? Ah, ito. Ito ang cardstock pa rin siya, kaya lang ito naman ay plain white. So, ayan. Cappuccino dito sa Italiano. Plain white naman to. Ito naman ay yung glossy. Kumbaga, ito sa atin, ano pang tawag? Oslo, ayun. Yung Oslo paper sa Pinas. Kaya lang medyo mas matigas siya ng konti sa Oslo paper. Ayan. Cardstock. Ito naman yung glossy naman siya, pero same din siya nito. Ayan. Glossy photo paper. Kailangan ko yan sa pagpiprint ng mga picture na ikakat ko sa Cricut pa rin. O, diba? Accessories pa rin ito ng Cricut, guys. Sabi ko sa inyo, gusto ko yung kompleto. Excited. Eto. Eto naman, o, diba? Old rose pa rin. Favorite ko talaga siya. O, diba? Ganda niya. Eto naman yung vinyl pa rin siya na permanent na old rose. And then, glossy siya. O, yan. Ganda. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Pwede siya sa cup. Dami-dami yung pwedeng pagamitan. Ganda. Okay. Next. Ito naman ang ano to? Ang dami ko ng mata. Ah, ito yung ano. Ang tawag doon, transferable tape. Eh, alam, kasi ano, hirap kasi explain. Pag yung ginawa ko na siya, dun yung malalaman ko ano yung mga uses niya talaga. Ito kasi, pag nag-cut kayo, halimbawa, ikinat nyo to, dito sa may mat, kakat nyo siya. So, kailangan, kuhanin nyo siya, at ang pinagkukuha, yung anong tawag dito, ididikit nyo sa kanya para kumuha, dumikit, saka ano siya ilalapat sa isang, for example, sa cup. For example, din ang lalagyan nyo. Ito, itong magta-transfer sa kanya. Ayan. Tape po siya. Transferable tape. Kaya lang malaki siya. Ayan. Ito yun. Oh, ayun na ito. Hirap ako siya. Ito siya. Pero guys, mas maiintindihan nyo siya pag yung naipakita ko na sa inyong paggawa. Doon yung malalaman yung talagang mga uses nila. Basta ito yun. Hindi ko ito mabuksan. So, ayan. Ito yung magta-transfer sa kanya. Tape po siya. Ayan. So, next. Malapit na tayo matapos. Dalawa na lang. Ano naman to? Magano ito? Ah, okay. Vinyl pa rin siya, guys. May palobo si Amazon. Okay. Lobo. Okay, eto. Eto, guys. Eto yung Cricut scraper. Actually, di ba dito sa isa, meron na siya kaso maliit. Eto. So, kumuha ako nung malaki. Ayan. Cricut scraper po tawag dyan. Ayan. Pang ano siya, ipang flat. Ganyan, oh. Iba yung sa cakes. Pag nakikita niyo gumagawa ko minsan ng cakes, yung ilang kikinis ko sa gilid ng frosting, eto. Parang ganito. Pero sa Cricut, eto naman siya. Pag ganon. Para lumapat yung pagkakadikit. Ayun. Yun ang gamit ng scraper. And then next, ito ay permanent vinyl pa rin siya, guys. Ayan. Ayan o. Permanent vinyl. Also Cricut. Cricut pa rin ang brand niya. Ayan. Yung isa lang po mga brand niya, puro Cricut. Ayan. Ito naman po ay gold. Itong kanina ay rose gold. Ayan. So actually, meron din akong kinuhang white and black. Hindi ko lang alam. Pero may isa doon na sa November pa rin po. Ewan ko alam dito. So, ito yung last box natin. Tumikit yung kamay ko. So, ano? So cute. So, she cute. Ayun. Vinyl pa rin siya. Ano ba? Tingnan nyo. Ito lang ang laman ng laki ng box. Magtatakon pa ako ngayon ng box. Ayan. O, Cricut permanent vinyl siya. Ayan. Cricut premium vinyl. Ayan. Permanent glossy.
white naman siya. Tapos yung kinuha kong black, ayun, yun yung parating pa lang sa November. Ayan. So, grabe, sobrang excited ako, guys, na gamitin to. Ang tanong lang kung kailan ko siya magagawa. Kasi itong week na to, may mga pa-order pa akong cake. So, hindi ko alam. Gusto ko, may isang araw ako na pag-aaralan ko siya. Iba kasi yung napapanood mo lang sa talagang ikaw na yung gagawa. Okay? So, ayan guys. I hope kahit paano nakatulong sa inyo itong unboxing na to. Sa mga mahilig dyan ng mga crafts na katulad ko, sa mga art. Well, isa po ito sa the best na may invest nyo. Alam nyo guys, hindi naman sa... Kumbaga, hindi ka naman pag nag-unboxing ng ganito, parang yung magyayabang, no? Hindi po. Ito po ay may purpose. Kumbaga, pag meron kang business, small business, kailangan po talaga mag-invest kayo. Siyempre, kailangan nyo rin mag-level up. Katulad po nito, siyempre, ako kasi nag-e-edit ako. Ako yung nag-e-edit ng mga toppers. And then, ipapa-stamp ako pa. Magpapa-stamp ako sa labas. So, talagang... Minsan kulang na ako sa oras. Tapos minsan magpaparush ako dun sa friend ko na gumagawa ng mga ganito. Nahihiyari naman ako minsan nung pag-ano na yung magpaparush. Tapos minsan, alam niyo naman na usually sa madaling araw ako gumagawa. Alam niyo yung time na minsan may maiisip ka na design. Gusto mo ora-orada magawa kaso wala ka namang gamit. So ito po yung purpose ko. Kaya kumbaga nag-avail ako nito. Kailangan ko talaga mag-invest para sa aking business. Para sa aking business na cake. So, iba kung mapapansin nyo nga, diba? Ayan, ito nga pala, oh. Ito po yung logo ng Kate's Cakes. Ayan. So, pangarap ko naman na gumawa ng sarili kong ano. Ako yung gagawa ng sarili kong mga logo sticker. Ayan. So, ito po yan. Ayan. Actually, ito guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na vinyl. Ito yan. Diba? Ito yan. Kaya lang ang wala ako. Sa mga damit kasi, ang kailangan pa ng ano eh, ng plancha. May plancha rin po ang Cricut. Kung inyong tatanungin, meron din pong plancha. So, sa ngayon, hindi pa naman talagang ang purpose ko is mga toppers muna. So, ayan. Kaya kinumpleto ko siya. Nag-invest po ako talaga dahil nga, syempre, kakailanganin ko po sa aking business. So, ayan guys. Sana makatulong sa inyo yung, in general po yun, yung tip ko na yun, na bago kayo bumili ng isang items, kailangan i-search nyo muna. I-compare nyo, and then alamin nyo yung worth ng Prada, kung gagamitin nyo ba siya talaga, kung worth it ba na bilhin nyo. So, yan po ang mga tips na maibibigay ko sa inyo. So, again guys, ito po ang inyong katorta, Kati Magat, ang mother vlogger ng Milan na nagsasabing, kita Kate's on my next vlog. Bye-bye!